Mga kabrad, papakita ko sa inyo yung baril ko nagawa sa buga. Yung bala niya, alcohol, pwedeng alcohol, pwedeng dinecho. Ganito po siya pag binabalaan. Yan yung PVC. Then ito yung alcohol natin or pwedeng denature. Ganito lang po mga kabrad. Pwedeng tatlo, pwedeng lima na spray. Depende o sa lakas ng pang spray nyo. Bali, kalabitan niya. Kung makikita nyo, yung wear niya, nandiyan dyan mga kabrad. Tapos itong sa kalabitan niya, yung mahaba na yan. Ano yan, bali, ano ng shilin, yung kalabitan. Yan yung gamit ko. Hindi kasi gumagamit nung slider kasi medyo mahina yung kuryente. Ito po yung mga ginagamit ko dun sa mga nabaril ko na malalaki. Ito lahat ang tumira. So, subukan natin paputokin mga kabrad. Ito kasing baril ko, napakalong baril. Baga napakahaba. Tsaka napakabigat. Yun yung bali putok niya. Kung maririnig nyo, medyo parang mahina pero napakalakas po nun. Halos parang minsan pumuputok siya ng, depende sa spray mo, pumuputok siya ng halos 3 kak. Kadalasan nasa 2 kak yung putok niya. Ito naman yung pagbabaril ka ng isda, kailangan mo to. Lagaya nung kidkiran kung tawagin. Bali ito mga kabrad, dito yan linalagay. Yan. Bali yan yung pinaka ano niya, pagkakabitan ng kidkiran. Tapos naman mga kabrad, ito yung bala niya. Dito naman, sa bullpen. Bali, pinapasak lang po ito dito sa bullpen. Then binuputasan dito, saka linalagay yung tanse. Tapos, maliba dyan mga kaibigan, meron siyang pagdibuga po ang ating barel. Meron po siyang kailangan nyo ng stopper. Para po yan dito. Pag dinagyan nyo siya, dapat makaganyan. Makaganyan po. So, papakita ko po sa inyo kung paano maglagay. Paano yung setup niya. Para lang po ito sa mga bago lang po sa may baril na dibuga. Yung mga baril nyo po mga kaibigan na marble gun, po pwede ho rin yun. Dito lang po kayo mag-a-adjust sa stopper nya. Pag malaki yung butas, lalakihan nyo lang to. Pwede nyo nabalaan nito. So, depende po sa butas nung baril nyo. So, ganito yun mga kaibigan. Dito sa salang natin, ganito po para makita nyo.
Ito yung pinakabukas niya. So, ganito. Nakita niyo po siya kung paano isa lang. Ganito po. Nakita niyo po. Nakatupi siya. Ayan po, nakatupi. Tapos tutusok niyo lang po siya. Paloob. Then, meron po kayo dapat na ganito. Pangsulot kung tawagin. Kailangan meron nito para mabilis mo siyang matutusok. So, tusokin natin mga kaibigan. Ganito po. Tusokin mo lang siya hanggang ilalim. Hanggang sumagat yung barrel mo. Tapos ito, saka mo siya ilalagay. Saka mo siya hugutin. So, okay na siya mga kabrad. Nakasetup na siya. Then, pwede ka na maglagay ng bala mo ulit. Then naka-ready yan para sa babarilin. So okay na po yan. Ready na po yan. Pwede nyo siyang bitbitin kung may babarilin na. So hindi kasi natin pwedeng itira yan. So, may bala eh. Malayo yung mararating. Sa mga susunod ko po ng video, papakita ko sa inyo kung paano bumarel, then paano maglagay hanggang sa babarel tayo ng isda. Salamat mga kabrad sa mga susunod pong video, papakita ko po sa inyo. Pwede ko kayo mag-request kung ano yung mga gusto nyo malaman. Kunting gastos lang po mga kaibigan. 500 lang merong ano nito. Pwede ka nang tumira ng isda, ibon. Kahit na ano, kulang tao. Salamat.